Dream, believe, survive. Yan ang pinasikat na linya ng Starstruck, ang kauna-unahang reality-based artista search na minahal ng publiko. Marami nga ang nagsasabi na ito ang isa sa programang bumuhay sa Kapuso Network, kaya ito nakalaban sa mataas na ratings ng ABS-CBN. Sa programa nag-umpisa sina Jeneline Mercado, Mark Heras, Katrina Halili, Megan Young, Yasmin Curdy, Rocco Nacino at marami pang iba. Speaking of survival, kung minsan ay kailangan din ng mga minamahal nating Starstruck graduates na mag-survive sa showbiz. Kung hindi na sila natutuwa sa tinatakbo ng kanilang karera sa kanilang home network, okay lang naman na makipagsapalaran sa ibang network at subukan ang kanilang swerte. Luckily, karamihan sa mga Starstruck graduates na lumipat sa Kapamilya Network ay mas bumongga at namayagpag pa ang kanilang showbiz career. Kilalalin natin ang ilan sa mga Starstruck graduates na ngayon certified kapamilya na. Top rating teleserye stars and movie actors. Baka nga hindi mo alam na galing pala sila sa 7. Christine Reyes from Starstruck Batch 1. First female na na-eliminate. Pasabog agad ang entrance ni Christine Reyes sa Starstruck. Siya ang second eliminated contestant at una sa mga babae. Kung ang ibang hopeful ay nawasak na at pinanghinaan na ng loob, iba si Christine. Palaban at walang inuurungan. Sinigurado ni Christine Reyes na mapapansin siya ng viewers pagkatapos ng Starstruck, kahit na maagang na-eliminate sa show. Isa siya sa may pinakamaraming projects sa Kapuso Network. Mapa-supporting at kontrabida roles ay pasok siya. Marami ang nag-abang na siya'y magpa-sexy at noong siya'y naging legal na, marami ang sumuporta sa kanyang FHM magazine debut na nagresulta pa sa isang steaming hot magazine with fellow Starstruck na si Katrina Halili. Dahil dito, nagka-interes ang ABS-CBN kay Christine. Lumipat ito sa ABS-CBN noong 2008 para magbida sa sexy drama na Eva Fonda. Kasama si Jason Abalos. Naipakita ni Christine na hindi lang siya basta sexy. Ilan sa mga teleseryeng pinagbidahan ni Christine ay Kahit Isang Saglit, Reputasyon, Bukas Na Lang Kita Mamahalin, Precious Hearts Romances Presents Christine, Tubig at Langis at ang hiling niya na maging kontrabida sa Nangumiti ang Langit. Naging certified box office movie star din si Christine. Nag-umpisa ang pag-angat ng kanyang karera sa pagpipilikula nang kampanan niya ang papel bilang legal wife sa No Other Woman kung saan leading man niya ay si Derek Ramsey at naging on-screen rival niya ang fellow Viva artist na si Ann Curtis. Ang huling pelikula ni Christine ay ang Untrue at nanalo ito ng award sa Portugal. Paulo Avelino from Starstruck Batch 4. Marami ang nag-akala na si Paulo Avelino ang mananalo sa ika-apat na batch ng Starstruck. Noon pa lang ay may dating na ito at may ibubuga pagdating sa pag-arte at pagiging heartthrob. Nabigyan din naman ito ng supporting role sa GMA7. Pero alam ng lahat na ang aktor ay mas deserving pa as supporting role. Marami ang nabahala nang lumabas ang balita na siya ay magiging daddy na sa kanyang ex-girlfriend na si LJ Reyes. Usually, nagkakaroon ito ng negative impact sa karera ng isang promising actor. Pero nagpalit ng manager si Paulo at bago pa nalaman nating lahat, nasa puder na siya ng ABS-CBN. Sa teleseryeng Walang Hanggan, kung saan ginampanan niya ang role na Nathan. Unang napansin ng kapamilya viewers ang galing ni Paulo, lalo pa't challenging ang kanyang karakter na minsan ay mabait pero may mga lunatic moments. Si Paulo Avelino ang isa sa pinakapaboritong leading men ng Kapamilya Network sa kasalukuyan. Ilan sa mga top actresses na nakatambal na niya ay si Bea Alonzo, Julia Montes, Maha Salvador, Nadine Lustre at isa pang former Kapuso actress na si Angel Luxin. Maliban sa kanyang TV achievements, ay dependable movie actor din si Paulo na lumabas na sa ilang box office mainstream at indie films at pati na rin historical films na Goyo, Ang Batang Heneral at Ang Larawan. Dumako naman tayo sa dalawang fierce ladies who dared to dream bigger, believe more, and survive further by moving to a different network. Arce Muñoz from Starstruck Batch 3. Kung nasubaybayan ninyo ang Starstruck Batch 3, alam ninyo na si RC ang isa sa controversial contestants ng programa.
Ang pagiging prangka nito ang itinuturo na rason kung bakit hindi ito nakaabot sa top 4. Ito rin yata ang dahilan kung bakit nalinya ito sa supporting at kontrabida roles. Ilan sa mga programang nilabasan niya ay ang Zaido, Pulis Pangkalawakan, Princess Charming, Pati Ba Pintig ng Puso, Maging Akin Ka Lamang, Ngayon at Kailanman at Langit sa Piling Mo. Bago ito naging kapamilya, sa TV5 muna ito nagsilbi. Tuluyan itong naging kapamilya na mag-audition at mapili sa Philippine adaptation ng Pasyon de Amor. At simula noon ay nagbida na si Arce Muñoz sa mga ilang teleserye. Naging isa rin siya sa paboritong rom-com princess ng Star Cinema. Kung nanatili si RC sa GMA7, malamang ay na-typecast na ito ng tuluyan sa kontrabida roles na naging fate ng ilan sa mga Starstruck alumni. Sara Labati from Starstruck Batch 5, Ultimate Female Survivor. The Starstruck 5 First Princess is... Diva Mandalaba! Sara Labati, you are the Starstruck 5 Ultimate Female Survivor. Hindi naging madali ang showbiz journey ni Sara Labati. Nagsimula as child model, nag-audition ito sa Starstruck Batch 5 at maswerteng nasungkit ang titulong Ultimate Female Survivor, habang si Steven Silva ang kanyang male counterpart. Maraming plano ang GMA7 kay Sara Labati. Nagbida siya sa TV adaptation na Coca kasama si TJ Trinidad at naging leading lady ni Richard Gutierrez sa Makita Kang Muli at alam ng lahat na na-develop sa totoong buhay ang kanilang pagmamahalan. Nagbida sila sa sexy thriller ng Regal Films na Seduction. Marami ang nakapansin na hindi naging active si Sara sa promotion ng pelikula. At sa katunayan, naglaho ito at tumungo sa Switzerland at nagkaroon pa ng managerial contract sa GMA Artist Center. Hanggang sa inamin nito na siya ay nanganak na sa pamamagitan ng reality show na It Takes Guts to be a Gutierrez. Hanggang sa lumipat si Sara Labati sa ABS-CBN at naging regular guest sa ASAP, doing most sing and dance numbers. Nagawa rin ito ang thriller movie na Pagsanib kay Lea de la Cruz at nagbuntis muli sa ikalawang anak niya ni Richard na si Kai. Hindi man siya super active sa TV at movies ngayon, naging visible naman si Sara sa magazine features kung saan na ipapakita niya na siya ay isang tunay na hot mama. At sa tagal ng paghihintay, finally, ikinasal ang dalawa noong March 14, 2020. May ilan naman na nakakapasok bilang finalists pero ang kanilang determinasyon para mag-succeed sa kanilang napiling karera ay one of a kind. Isa na dito si Enzo Pineda. Si Enzo ay isa sa early favorites sa Starstruck Batch 5 dahil maliban sa obvious boy next door looks nito ay malakas ang apil nito lalo na sa mga teenage fans. Matangkad din ito kung ikukumpara sa mga kasabayan niya kaya naging ideal leading man siya. Pasok siya sa grand finals ng kanilang batch. And now, the Starstruck 5 First Prince is... Enzo Pineda! Pero hindi ito pinalad na mapiling Ultimate Male Survivor. Pero pinapirma ito ng exclusive contract ng GMA7 at lumabas sa iba't ibang TV shows tulad ng Kakambal ni Ilyana, Time of My Life, Dormitorio, My Mother's Secret at Because of You. Naging usap-usapan din ang open secret relationship nila noon ng budding drama princess ng Kapuso Network na si Luis de los Reyes. Marami ang nagsasabi na dapat ay mas umangat ang karera niya as leading man, pero na-stuck siya as second lead or contrabida roles. He made the bold move of moving to ABS-CBN taong 2016 para gawin ang Pusong Ligaw, kung saan gumanap siya bilang anak ni Beauty Gonzalez at ka-love team ni Sofia Andres. Hindi kalaunan ay lumabas siya sa FPJ San Provinciano, Bagani at Nang Ngumiti ang Langit. Hindi man siya main leading man sa Kapamilya Network ay di hamak na mas naging matunog ang pangalan niya nang lumipat ito. Sa big screen naman ay nagbida siya sa Extra Service, Bar Boys, The One That Ghost Away, The Ghost Bride, Time and Again, Utopia at Malamaya. May mga upcoming movies din siya. At alam niyo ba na si Princess Nell at ang sexy star na si Natalie Hart ay iisa?
si Princess Nell ay ang controversial finalist to Starstruck dahil habang ongoing ang kompetisyon ay lumabas ang mga sexy photos nito sa FHM gamit ang ibang pangalan. Naging staple siya ng Bubble Gang at lumabas din sa ilang programa. Bigla na lang nag-disappear si Princess Nell at ang isang Natalie Hart ang bumugad sa press with a sexier and edgier image. Matapang na niyakap ni Natalie Hart ang pagpapasexy sa indie film, nagbida din siya sa Cinema One Originals. Taong 2018 ay nagbida ito kasama si Zian Lim at Culing Garcia sa Star Cinema na Sin Island. Mas naging visible si Natalie Hart sa ABS-CBN at sa iba pang mga shows. At simula nang gamitin niya ang pangalan Natalie Hart ay hindi na siya umapak sa GMA. Ginagawa niya noon ang Blood Sisters sa ABS-CBN nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao. Pansamantalang lumabas siya sa family drama na Pamilya Ko at may gagawin din itong soap opera sa Kapamilya Network soon. May mga starstruck graduates na mas nakaangat-angat sa pagtatapos ng kani-kanilang seasons at itinanghal na ultimate male and female survivors. Ang ibig sabihin nito, sila ang mas may malaking advantage na bigyan ng TV and movie projects ng GMA7 dahil sila ang nanalo at binoto ng mga hurado at mga tagahanga. Si Alger Abrenica na siguro ang starstruck ultimate male survivor na pinakasumikat kung ikukumpara mo sa mga winners sa ibang season. Time to celebrate! Alger Abrenica of Pampanga, take your survivor spot. That means survivor. Nang siya ay manalo, marami ang nagsabi na siya ang magiging next Richard Gomez. Dahil sa kanyang Pinoy features, matangkad, matipuno at moreno, nagbida agad siya sa Boy Next Door at nag-click naman ang love team nila ni Chris Bernal o Al Chris na nagbunga ng ilang top rating shows. Nagkaroon din sila ng pelikula sa ilalim ng Regal Films noong kasagsagan ng kanilang kasikatan bilang magka-love team. Ang maganda sa Al Chris ay nag-work ang kanilang partnership kahit walang namagitan sa kanila in real life. Naging leading man din siya ng iba't ibang Kapuso Leading Ladies dahil sa kanyang pagiging Pinoy hunk ay laging nalilinya si Alger sa mga sexy roles na kalaunay gusto na niyang takasan. Paulit-ulit na lang kasi na puro pagpapasexy ang offer sa kanya. Sinubukan nito na kumala sa GMA7 pero minabuti nito na hintayin na lang ang expiration ng kanyang kontrata. Taong 2017, tuluyan na nga itong lumipat sa Kapamilya Network via FPJ San Provinciano. Naging leading man ito ni na Julia Montes at Shaina Magdayaw sa Asintado at katatapos lang na umere na pinagbibidahang sandugo. Kasama sina EJ Falcon, Elise at Jessie Mendiola. Masasabi natin na sa paglipat ni Alger ay mas meaty roles na ang nakukuha niya at hindi lang basta pagpapakita ng meat. Siya din ay happily married kay Kylie Padilla at daddy na sa dalawang cute na bata. The starstruck ultimate female survivor is... Raisa Sinon! Yeah! Nang manalo bilang ultimate female survivor sa ikalawang batch ng Starstruck si Raisa Sinon, marami ang nagsasabi na nakakatulong ang pagkakahuwig nila ni Angel Oxin, na nooy Rena ng Kapuso Network. Pasok agad siya sa Darna at Mahika. Dahil sa galing niya sa pagsayaw ay naging female counterpart siya ni Mark Heras. Pero naging mabagal ang pag-usad ng karera ni Raisa. Sumikat ang runner-up niya na si LJ dahil nalinya ito sa paggawa ng indie films at nag-post sa ilang men's magazine. Ang isa pang kasabay niya ay si Megan Young na naging Miss World noong 2013. Sinubukan na iangat ang bida status via machete. Pero kinailangan pang ipasok si Chris Bernal bago matapos ang series dahil sumadsad ang rating nito. Nang maipakita niya ang kanyang acting prowess sa Cine Filipino movie na Manananggal sa Unit 32B, ay ipinagkatiwala sa kanya ng GMA7 ang papel bilang Georgia sa ika-anim na utos na umabot ng 2 taon. Nang matapos ang ika-anim na utos ay nagdesisyon ang bagong management team ni Raisa, ang Viva Artist Agency, na mas mabuti pang lumipat sa ABS-CBN para mas lumawak ang kanyang fanbase. Reunited sila ng kanyang kalook-alike na si Angel Oxin sa The General's Daughter at may mga episodes na trending ang performance niya sa programa.
Sa paggawa naman ng pelikula ay nagbida si Ryza sa Mr. and Mrs. Cruz kasama si JC Santos. May tatlo din siyang upcoming movies under Viva Films. Ang karir ni Aljur at Ryza ay nagsisilbing inspirasyon sa mga artista na nag-aalala kung saan patutungo ang kanilang karera. Kung minsan kailangan mo mag-take ng risk at mag-explore para sa ikauunlad ng iyong buhay. Just continue dreaming, believing, and surviving. So paano mga kaabangers? Ano ang masasabi mo sa paglipat ng mga starstruck graduates na ito sa ABS-CBN? I-comment mo na yan sa baba. At bago tayo magtapos, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago kaming videos. So paano? Hanggang sa susunod uli, i-like at i-share mo na lang ang video ito. Maraming salamat, much love, God's protection be upon us all. Stay home, keep safe everyone.